So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Super Box po ng Bayano. Ang topic natin for today's vlog is paano nga ba mag-put up ng isang sari-sari store business? Ano ba yung mga kailangan mo? Unang-una guys, puhunan, di ba? Magkano ba yung ilalabas yung pera? Tsaka isipin nyo lagi guys, kapag magbubukas kayo ng sari-sari store, is pang lifetime ba to or pang araw-araw nyo lang kaya nagbubukas kayo? Kasi dito pumapasok guys kung tatagal ba talaga kayo sari-sari store, no? Kung gusto nyo ba talaga to guys, no? Ang pinipinpoint ko dito guys is kapag nagsari-sari store ka, maglalabas ka talaga ng puhunan dyan. Hindi naman gano'ng kalaki kasi ang tunay na negosyante guys, alam nyo guys, kahit maliit lang yung pinupuhunan nila is napapalago nila yan guys, no? So bilang isang gusto mo na talaga magsari-sari store guys, nasa, minsan ako nga dati, di ba, 5,000 nga lang, 6,000 lang yung aking pinuhunan dito sa akin sari-sari store. So, nagkaganito na, dumami na siya ng dumami ng dumami. So sa pagmamanage lang naman yan guys, eh, wag na wag mong kukunin lahat ng mga expenses mo sa sari-sari store guys. Kasi ang pera ng ano tindahan is pera lang ng tindahan. Tandaan mo yan. Kung gusto mong mag-put up ng ganitong negosyo guys sa sari-sari store, alalahanin mo, pera muna ng tindahan. Lalo na pag bago ka pa lang guys, wag na wag mong kukunin yung pera muna ng tindahan. Doon lang muna yon, no? Kung maganda, maganda rin sa'yo yung pera yan. O umiram ka na lang sa mga kamag-anak mo, ayun ang pinakamaganda. Di naman inaano dito kung malaki yung puhunan mo. Kasi tignan mo rin yung area mo. Kung kaya ba na, kumbaga kasi sa area minsan yan guys eh. Kung yung area mo is maraming tao, di ba? Damihan mo yung mga ano mo, produkto mo. Yan. Kung mag-open ka ng sari-sari store guys, no? Eh kung meron kang bahay diyan sa sari, meron kang bahay, 'di ba? Lagyan mo lang ng mga tinda-tinda diyan, magbukas ka, 'di ba? Kasi para sa akin guys, ha, napaka in demand ng sari-sari store kahit kapiso-piso. Dos-dos lang ang kita natin. Syempre pag naipon din naman 'yon, kung matyaga ka naman mag-impok ng kumbaga, kung matyaga ka naman mag-budget ng pera mo, guys, hindi rin agad-agad mauubos 'yan, lalong-lalo na guys. Iwasan mo yung kuha ng kuha sa tindahan ng mga sariling ano panggamit nyo, no? Kung kukuha ka man sa tindahan, dapat guys, ito ang pinakamahalaga guys, is binabayaran mo rin para hindi mabagsak yung tindahan. Kasi karamihan talaga sa mga nanay or whatever, doon na nila talaga lahat kinukuha yung mga produkto na ginagamit sa bahay. Dapat ang gawin mo guys, mag-set ka ng budget, no? Mag-set ka ng budget na bumili ka na sa bahay mo para hindi ka makakuha sa tindahan mo. Yun, para iwas kasi tama, ang pera ng negosyo lang guys, para umunlad dito guys. Ganun ang mga secret kapag nag-business ka, like sari-sari store or kahit ano.